What's up mga ka-garden? Dito naman tayo sa ating video or ating vlog. So ito po yung tinatawag na Crisia obcordata. Ayan, so as you can see mga ka-garden, napaganda yung texture ng dahon niya. Para siyang butterfly. Tingnan nyo yung texture, yung shape ng dahon niya. At saka yung kulay din mga ka-garden ng dahon. Ayan, kulay green at saka may parang maroon, yung maroon na kulay sa ayan, makikita nyo. See? At ito mga ka-garden, ang gagawin natin dito, kasi napabayaan namin to. Nung pagbili namin ito, sobrang liit pa niya, parang ganyan ang siguro kalaki. Pero I think this is 3 months old. Kaya ganito na siya kalaki mga ka-garden. At tingnan nyo, mapakarami ng mga seeds. Ito po yung seeds mga ka-garden. Kung tinanim sana namin to sa lupa, marami na sanang tumutubo na maliliit ng ganitong variety. Kaso, nasa paso at napabayaan namin, kaya nahuhulog lang. Nasasayang yung mga seeds. Yung gagawin natin ngayon, tatanggalin natin yan. Okay, tatanggalin natin yung seeds. Kaya, tinanim namin to mga ka-garden sa paso. Kasi dito sa amin marami pong manok at saka yung gansa, paborito po ito ng mga manok at saka mga gansa, kaya in-elevate namin siya, nilagay namin siya sa mataas na patungan para hindi maabot ng mga manok. Kaya kung hindi sana kakainin ito ng manok, nilagay na namin ito sa lupa para mas lalong dumami siya. Pero yun nga, kinakain ng manok, kaya dito lang muna namin siya nilagay sa paso. So ang gagawin natin mga ka-garden, tulad para lang din itong mayana at ang ititrim to para magkakaroon siya ng maraming sanga din. So mga ka-garden, at ito makikita nyo mga seeds. Ito yung mga seeds. Ayan. Ayan, yan yung mga seeds. Tatanggalin natin yan. Ayan. Lagas lang yung iba, nahuhulog. Hindi namin na-propagate. So ngayon tatanggalin natin yan para i-propagate natin. Para lang din itong mayana mga ka-garden, ititrim natin to dito para mas dumami yung mga sanga niya at magkakaroon siya ng maraming dahon para mas mag-attractive tingnan. Okay? At saka para bumata siya tingnan, kaya putulin natin yung mga branches para hindi siya madaling mamatay. At para magkaroon siya ng maraming branches at magiging lush siya ulit. So ito na po yung nakuha natin mga garden na putol natin. So may mga flowers yan, may mga seeds. So ipropagate natin to mga ka-garden. Ayan. So ito na po yung itsura ng pinutulan natin mga ka-garden. At saka ililipat lang namin yan sa medyo malaking paso. Kasi yung lupa nito mga ka-garden parang gamit na. Wala na siya masyadong nutrients dyan. Ililipat namin yan para mas magiging healthy pa yung itong ating obcordata. Okay? At saka i-update ko kayo after months mga ka-garden kung magkakaroon na siya ng maraming branches at magiging lushy na siya. Okay? So, ayan mga ka-garden, ito na po yung mga seeds niya. Ang gagawin natin dito, patutuyuin lang natin. Ayan, para pag tumuyo na mga ka-garden, pwede natin ipropagate yan. Okay, so ito yung mga seeds niya.
yung mga flowers niya makagarden yan yung seeds. So actually makagarden pwede nyo itong ipropagate itong mga sanga na to, itong mga matured leaves na to. Pero medyo masilan lang siya makagarden. Kaya unlike dun sa mga seeds talaga, pag propagate nyo, ay mas madaling mabuhay or mas madaling tumubo. Unlike dito sa mga branches na to. Pero pwede nyo rin itong ipropagate mga kagarden.